ang tatlong uri ng antas ng pagpapalaki at pagpapakain sa mga itik. Ang panahon ng pagpapalaki at pagpapakain sa mga itik ay nahahati sa tatlong panahon. Ang panahon ng inakay o brooding period, ang panahon ng pagpapalaki o growing period, at ang panahon ng pangingitlog o ang laying period. Ang unang bahagi, ang brooding period. Ang brooding period ay ang panahon ng pamimisa at pagpapalaki ng inakay. Ang mga itik na 1 hanggang 7 araw pa lamang ay pinapakain ng 6 na beses sa 1 araw. Sa 7 hanggang 21 araw, sila ay maaaring pakainin ng hanggang 5 beses. Maaaring hatiin ang mga itik sa iba't ibang grupo ng pagpapakain. Sa bawat grupo ay binubuo ng 250 mga itik. Ang temperatura nito sa unang mga araw ay kinakailangang nasa 32 degrees Celsius. Sa edad na 15 araw, ito ay maaaring ibaba hanggang 20 to 25 degrees Celsius. Ang pangalawang bahagi, ang rearing period. Ang rearing period o pagpapalaki ng mga itik ay ang panahon na ang mga itik ay nasa gulang na 7 hanggang 16 na linggo. Sila ay pinananatili sa kapaligirang may light intensity na 7 to 15 watts. Kinakailangan ding i-monitor ng palagian ang kanilang timbang at siguraduhin na sila ay sexually matured upang lalong humaba ang panahon ng kanilang pangingitlog. Ang ikatlong bahagi, ang laying period. Ang laying period ay ang panahon na ang edad ng mga itik ay 17 hanggang 72 linggo. Ito ang panahon ng pangingitlog. Ito rin ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang early stage of laying, ang mid-laying period o tinaguri ang peak period, at ang panghuli ay ang late laying period. Sa unang bahagi, unti-unti ay tataas ang bilang ng pangingitlog at ang katawan ng alagang itik ay unti-unti ding lalaki. Sa ikalawang bahagi, kinakailangan na siguraduhin sapat ang mga bitamina at ilaw ng mga itik upang tumagal ang peak period ng kanilang pangingitlog. Sa ikatlong bahagi, sisikapin pa ding mapanatili ang peak period at ang unti-unting pagbaba ng produksyon ng itlog. Sa brooding period, maaaring ipakain ang New Hope Feeds 181. Sa rearing at laying period naman, maaaring ipakain ang New Hope Feeds 182 at 183. Sa pag-aalaga ng mga itik, maaaring maging mas magaang ang timbang ng itlog. Sa problemang ito, maaaring suriin at tingnan ang kanilang mga kinakain at ang mga bitamina nito. Maaari ring dahilan ay ang edad ng mga itik. Kung biglaan ang pagbaba ng produksyon ng itlog, ito ay maaaring dulot ng iba't ibang infectious disease tulad ng avian influenza, salpingitis, duck prolapse at egg drop syndrome. Kung ang mga itik ay tinamaan ng influenza, sila ay unti-unting maninilaw at magkakaroon ng mataas na lagnat. Uunti ang produksyon ng itlog kapag tinamaan sila ng ganitong sakit. Maaari ding tumaas ang death rate ng mga itik. Sa iba pang pagkakataon, maaaring tingnan na problema ay ang lugar, bitamina, pagkatakot ng mga itik, pailaw at klima. Ito ang mahalagang dapat malaman sa pag-aalaga ng mga itik upang maging matagumpay ang ating pagnenegosyo. Maraming salamat po.